Kumusta mga kaibigan? Isang kwentong muli ang aking ibabahagi sa inyo na tiyak nakapupulutan nyo ng aral. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, ay pakilike po ng ating video, pakiclick ng subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi po kayong updated sa mga parating pa na-upload. Nalulungkot na kasi ako. Nanunulis ang mga labi na sabi niya rito. Me too. He kissed the top of her head and gently pushed her off his body, scanned her. Damn, you're cute. Tumaas ang isang sulok ng labi nito. Nagustuhan siguro nito ang suot niyang uniform. She's wearing a long sleeve blouse with a bow underneath the collar and a skirt just enough to cover her butt. Sila mga tipong pang-anime ang datingan. Umikot siya sa harap nito at humagik-hik. Uwi na ako, may assignments ako natatapusin. Paalam niya rito dahil ayos na siya. I'll see you later. I'll drop by at your house. Perhaps. He glanced at his watch. 7. Tumango siya at hinila ang kwelyo nito pababa. She kissed his cheek and he just remained staring at her, smiling a bit. Bye-bye! Matamis siyang ngumiti at tinalikuran ito. Tuluyan siyang naglakad papaalis at nang lingunin niya, si Charles ay nakapamewang ito at nakahabol ng tingin sa kanya. Isang kaway ang iniwan ng dalaga bago siya tuluyang sumakay sa elevator. Itinaas lang naman ni Charles ang isang kamay at tuluyan nang sumara ang pinto ng lift. Charles exhaled with a smile. Hindi pala uubra ang do or die question kay Charles. Napaamin ang bato. Iba din pala talaga ang isang Almira de Magiba. Lumalaban ng harapan. At least, bago man lang sila naging totoong magkaayos ay nahiwalayan naman niya si Gina at mukhang tanggap naman ang babae dahil nilayasan siya. He doesn't feel any pain. Mas masakit isipin kung tuluyan ang magwa-walk out si Almira sa buhay niya. He's really attached to her and so into her. A 17-year-old lady got him. How's that? So nice. Naiiling siyang pumihit at bumalik sa loob ng kanyang opisina. Lumapit siya sa mesa at isinalansan lang ang mga papeles tapos ay lumabas na din siya. Si Chisa ay nagmamadali na lumabas elevator at hindi magkanda ugaga. Sa basket na dala, laman ay ang mga naninilaw ng mga files. Sir, eto na ho ang files. Ibalik mo na, hindi ko na kailangan. Anya lang sa katuloy-tuloy siyang umalis. Ano, sir? Tila nagmamaktol na tanong ng isa. He smiled within when he looked back and saw Chiza scratching her head. Sino nga ba naman ang hindi mapapakamot? Kahit siya hindi niya alam kung anong taon ang pinahanap niyang files. Gusto lang niya na tulad niya ay miserable si Chiza. Ngayon na ayos na siya, ayos na din yun. Diretso siya sa parking lot at sumakay sa kanyang kotse. He composed a message for Almira. Bebe, just going to see somebody. You think it's time? Kinagat niya ang labi at hindi na muna pinausad ang sasakyan. Naghihintay siya ng sagot mula kay Almira. He doesn't know but her answer matters for him. Hindi naman siya naghintay ng matagal. She answered after a couple of minutes. Matagal na pong time, bebe ko. Sige na, gawin mo na kung ano ang makapagpapasaya sa'yo. Kung yan ang sinasabi ng hurt mo. Okay, I'll go now. Are you home? Hindi pa. Dadaan kami ni Kuya Roger sa pizza. Okay, text me when you're home. Okidoki, good luck. Pinausad niya ang sasakyan at diretso papunta sa ospital at haharapin na niya ang matagal na nagpahirap sa kalooban niya. Just like how he feels towards Almira, who accidentally taught him to be good. He will free his heart from grief and anger. He hopes he can. Mabilis siyang nakarating sa St. Luke's. Dumaan na muna siya sa kwarto ni Tina para kamustahin ng bakla at tuwang-tuwa ito na makita siya doon. Ang pogi ng visitor ko? Ani Tina na nakakapagbiro na at hindi na mukhang mamamatay na bakla. Naroon ang mama ni Almira, nagbabantay. Upo ka, Charles. Hindi mo ba kasamang anak ko?
Tanong ni Ignacia sa kanya. Tulala siya dito at naalangan siya pero kinuha niya ang kamay ng matanda. Gulat ito nang magmano siya. Nakanganga. Girlfriend ko na, si Almira. Anya kaya lalo itong napanganga na parang ayaw nang huminga. Ay, wagi! Tili ni Tina pero ang matanda ay natuod na. Daig pa ang natuklaw ng ahas. Hintayin kong magsabi siya sa akin. Kanda utal na sabi ni Ignacia at tumango lang siya. May bibisitahin lang ako dito. Lolo ko na matagal ko nang hindi nakita. Lalabas na rin ako. Anya at tumango naman ito sa kanya. Binalingan niya si Tina at tinapik ng marahan ng balikat ng bakla. Get well soon. You're one of Almira's 18s. Siyempre naman, hindi ako pwedeng mawala sa special occasion ng baby namin. Ngumiti siya sa palatak nito. Mukhang maayos na ang pakiramdam ni Tina kumpara sa dati. Ito na ang bunga ng kabutihang loob ni Almira. Sa mga salita noon, may katahimikan siyang nararamdaman. Pero sa bibig ni Gina, wala. Mauna na ako. Paalam niya sa dalawa. Mag-ingat ka, Charles. Ani naman ni Ignacia kaya tumango siya. Almira is a mixture of her mother and father. Sa ganda, kuha lang sa ina. Pero sa ugali ay parehas. Ang pagiging bungangera nito ay nakuha sa ama at ang pagiging malambing at malumanay ay kuha sa ina. It doesn't matter because she never hides her true character. She shows who she is and doesn't fake herself. Napaisip siya kung saan niya pupunta na matandang nakakonfine. Hindi niya alam kung saan parte ng ospital iyon naroon. Inisip na muna niya kung saan dahil parang naulinigan niya dati na may sinasabing room number ang mama niya. Regular private room iyon tulad ng kay Tina. Imagine that, isang dating milyonaryo at kilalang politiko biglang naghirap at nasa regular na kwarto na lang ngayon. Salip na sa mga pinakamamahali na kwarto ng ospital. Naglalakad siya papunta sa isang malapit na nurse station at doon nagtanong. The nurse told him that his grandfather is at another station. Tumingin siya sa room number na nasa mismong harap niya. He sighed and lifted his hand. Papakatok na sana siya nang bumukas iyon at ama niya ang nakita niya. Nagkagulatan silang dalawa pero siya ay magaling magtago ng emosyon. Charles, anong papa niya? Pa, mahinang usal niya. Hawak niyang smartphone at binuksan ng messages. He simply typed a message for Almira. Almira? I'm afraid. Don't get mad. Control your temper. Huwag mo nang isipin ang nakaraan. Isipin mo na mabuti kang tao at hindi ka tulad nila. Those were enough words to help him. Pasok ka anak. Ani Jaime sa kanya. Wala siyang imik na kumilos habang nagtetext. I'm in, bebe. Wait. He pocketed his phone and looked at Emilia. Nandun din ang nakaaway niyang babae kailan lang. Tumingin siya sa matandang nakaratay. May tubo iyon sa bibig at maraming nakakabit na aparato. Bagsak na bagsak ang katawan noon at halos parang patay na rin. He remembers his father's condition long time ago. It's the same condition this old man has, but his father just got so lucky to live today. Nakita niya ang saya sa mukha ng babaeng matapobre. Tumayo iyon at lumapit sa higaan ng asawa. Craig, nandito na ang apo mo, si Charles. He remained looking at the old man. Umaling ito ng mabagal, pakabila para tingnan siguro siya. When's the last time he saw this man? When was the last time he had talked to him? That was when she was still starting as a young entrepreneur. That was the first and last time he has talked to Gregorio about everything that he knows. Alam ng lalaki ang sama ng loob niya pero wala yung ginawa sa loob ng maraming taon. Pinabayaan ito na masama ang loob niya na naghihinanakit siya. He never even heard the word sorry. Pilit na itinaas ng matanda ang isang kamay at nawalan iyon ng lakas. His reflexes were quite fast. Bago pa siya makapag-isip ay hinawakan niya kaagad ang kamay nito. Sorry. Halos hindi maintindihan na sabi ni Gregorio sa kanya. Hindi niya inasahan ang pagbigat ng dibdib niya at bigla na lang na
Pinamuuhan siya ng luha. Inakbayan kaagad siya ng papa niya. "Tatay, don't speak. Charles understands." Anang ama niya. Umiling si Gregorio at parang masama ang loob na umiyak. Nag-iyakan din ang dalawang babae. "Lolo, don't cry. Makakasama sa iyong pag-iyak." Masama ang tingin sa kanya ng babae. "Umalis ka na lang kung ikamamatay lang ni Lolo ang presence mo. Ibuka mo pa ang bunganga mo at makikita mo kung sino ang pinalalayas mo." Galit na patol niya. "You're worse than this man and that old woman." Natahimik iyon kaya binalingan niya ang lolo niya. "Don't bother to speak. One sincere sorry is enough," he said, "and it's true." Hahayaan na niyang iba pang masasakit na salita katumbas ng isa nitong sorry. Ramdam naman niya ang taus-puso ang pagingin nito ng tawad sa kanya. He wants to be a better man for Almira, but he wants to be a better man for himself first. Forgive. Ani pa ni Gregorio. "I did." Anya kaagad para huwag na itong magsalita pa. "Don't speak anymore." Nakatingin ito sa mga mata niya. Pinasil niya ang kamay nito para maramdaman nitong pinalalaya na niya ang galit niya. Almira's right. Hindi mababago ng isang pangyayari sa buhay ng tao ang totoong kapalaran na naghihintay. Dahil naghirap man sila at nangyari iyon na halos maaga siyang mawala ng ama. Lalo lang umusbong ang buhay nila. Tumingin siya sa ama niya at ngumiti ito sa kanya. His father hugged him and patted his back. "I'm going, Papa. I have to meet Almira." Mahinang usal niya sa ama na sunod-sunod ang naging pagtango. "It is more than enough that you came." He smiled. Tinignan siya ng matama ni Jaime habang nakakunot noo. "Wait, did you just smile?" "Oh, Tom." Mura niya sabay iwas kaya natawa lalo ang papa niya. Dumiretso agad siya sa pintuan para lumabas. "Thanks to Almira. That girl is a piece of your angel." Pahabol pa ni Jaime pero tuloy na siyang lumabas at huminga ng malalim. "Well, I am her piece of devil." Naiilin siya sa sarili niya at handa ng maglakad papaalis nang may sumitsit sa kanya. "Psst!" Agad siyang napalingon at nakita niya ang girlfriend na nakaposing. Nakasandal ito sa pader at magkakrus sa mga braso sa dibdib. Hindi pa ito nagbibihis ng uniforme. "She damn looks so hot. What are you doing here? I thought you're home." Nag-umpisa itong sumayaw-sayaw papalapit sa kanya. "Meron akong nakita, hindi ko sasabihin kapag ako'y pinilit." Tumingila ito sa kanya at nakatingin lang siya sa mukha nitong nang-aasar. "Hindi ko pa rin sasabihin." Anito sabay hagik-hik. "Hahalikan kita para sabihin mo." Inis na sagot niya pero lalo itong tumawa. Sumasayaw ito papalayo sa kanya. Nauuna sa pasilyo. "Meron ako'y nakita, isang guwapo na lalaki. Malaki ang katawan, mahabang katawan, matigas ang katawan at mistiso ang dating. Siya'y pumasok sa kwarto ng lolo." Oh Jesus! Halos maitirik niya mga mata sa kisame. Parang alam na niya kung saan pupuntang kinakanta nitong gawa-gawa nito lyrics. Ang pogi na lalaki, iyakin pala. Tumit. Nilakihan niya ang paghakbang at naroon na tumakbo si Almira habang tumatawa. "If I catch you, you'll be dead. Sorry, Almira." Ang mamang matigas na malamig pa sa yelo, umiiyak pala sa harap ng lolo. Tumawa ito muli at nakuha pa siyang lingunin. "Hindi ka titigil?" "Hindi." She laughed. Sumunod pa rin siya rito habang ito'y tumatakbo papalayo sa kanya. Sa oras na mahuli niya ito, magbabayad ito ng mahal. Tumatakbo ito pero siya'y malalaki lang ang paghakbang. Nang tila mapagod ito'y nagpahinga sa isang pader pero nariyan na siya kaya agad din na tumakbo. "Mama, ayoko na. Di na ako mang-aasar." Tumitili na sabi ni Almira at tuluyan ang tumigil sa isang sulok. Napatakip na lang ito ng mukha nang tuluyan siyang makalapit pero niyakap niya lang ito at isinandal sa pader. He removed her hands on her face. "Look at me," utos niya sa dalaga.
sumunod naman ito sa kanya. Thank you. Anya rito. Umiti si Almira sa kanya't yumakap sa batok niya. Saan? Because you made me open my mind. Hindi. Nagkataon lang yun na nakinig ka sa akin. Saka wala lang sigurong nagpapaliwanag sa'yo. Alam mo naman ang mga bata, hindi sila nakikinig sa magulang kaya ganun ang ginawa mo. Nakangiti nitong sabi. Pero dapat, ginawa mo yan para sa sarili mo at hindi para sa kung kanino o sa kanila man. Kasi mas makakatulong yan sa'yo para mas maging mabuti kang tao. Kahit natingin sa'yo ng lahat ay ikaw ang pinakamasama. Kahit na anong iba to sa'yo ng iba, kilala mo ang sarili mo kaysa sa kanila. He touched her cheek and smiled. Hinalikan niya si Almira sa sulok ng labi at ang sagot nito ay pikit kaya napangiti siya. She's asking for more, so he moved to the center of her lips. At umawa ang labi nito at inabot ang labi niya kaya siya naman ang tumawa. Eh? Galit na piksi nito. Makakaganti siya. He moved away and started walking, whistling. Meron isang bata, batang babae. She wants a kiss and she's mad because the handsome guy walked away, leaving her horny. Umahalakak siya sa sarili niyang lyrics. Langya ka, Charles Adamson? Tawag nito sa kanya at mukhang nag-aalburuto talaga pero tuloy-tuloy siya kahit na gusto naman din niya itong halikan talaga. Bahala ka sa buhay mo. Gigil na bulyaw nun sa kanya kaya naman napalingon siya. Nagmamartsa na iyon pa sa lungat sa tinatahak niyang daan kaya naalarma siya. Siya dapat ang suyuin. Bakit siya na naman ang susuyo? Hindi siya sumusuyo. It's not in his vocabulary. Kapag galit sa kanya, dapat mas galit siya. Sa senaryo sa mga oras na iyon ay nagkabali-baliktad na. Almira, bebe ko! Anya, para siyang tatamaan ng 10 kidlat dahil sa endearment na iyon. Hindi siya sanay, pambata iyon pero anong magagawa niya? Almira seems to like it anyway. Let it be that way. Sorry na. I'll not sing anymore. Come on, I'll kiss you again. Pakiusap niya. Sunod-sunod sa dalagang ang taray. Bakit ba siya nagsosorry? Bumabawi lang naman siya sa pangaasar nito tapos nabwisit na. Eh, ayoko na. Kala mo naman interesado ako. Maktol nito pero natawa siya. Tumatanggi pa samantalang gustong-gusto naman talaga. Bigla itong tumigil sa pagmartsa kaya naman napatigil din siya. Hindi na nga. Sorry na. Come on now and I'll send home. Just call Roger to go home alone. Inakbayan niya ito at hindi naman ito nagprotesta. He has no right. Okay? Okay. Pagdating sa bahay ay napatingin si Almira sa papaalis na naman na sasakyan nila. Sakay noon ang papay niya at si Sylvia. Sana naman kaya ang gala ng mga iyon? Ang mama niya, akala niya ay nakauwi na galing ospital. Anak, pupuntahan ko ang mama mo. May pupuntahan kaming dati naming kaibigan at gusto daw niyang tulungan. Ani Juanito nang lapitan niya. Eh, gabi na, Papa. Napakamot ito sa ulo. Ewan ko ba naman sa nanay mo? Kapag hindi ako dumating, naku, aawayin ako noon. Ito namang Sylvia, magpapadala raw ng pera doon sa pamilya at may sakit yung apo. Saka mawamalengke daw siya ng mga kulang at magmumol na din. Mumiti siya at tumango. Wala namang problema na maiwan siya. Ikaw nang bahala sa anak ko ha, Charles. Bantayan mo at huwag mong bubuntisin. Papa! Inis na saway niya sa ama na ngumisi naman. Biro lang? O sige na. Magmeryenda ka na nung dala ni Roger na pizza pie. Masarap. Daldal pa noon habang papasakay na sa SUV. Tinanguan niya si Charles para pumasok na sila sa loob ng bahay. Upo ka muna. Wait mo ako. Anya rito. Nakatingin lang ito sa kanya. Pumanhik siya at tumuloy sa kwarto para magbihis. Hindi na niya isinarang pintuan at tumuloy lang siya sa walk-in closet para kumuha ng damit. Pumipili siya sa pambahay niyang pwedeng isuot. Ngayon, may pinagpipilian siya samantalang noon. Baka 10 piraso lang ang damit niya. Punit pa. Alin kaya sa inyo?
Tanong niya sa mga damit pero may biglang humawak sa balakang niya. Agad siyang napaigtad pero nalingunan niya si Charles. Kinabahan siya sa seryoso nitong aura habang nakahawak sa balakang niya. There's a different look in his eyes and it's the same as what she saw when they're at the bar. Masama ang mangyayari, nararamdaman niya pero bakit parang gusto na rin niya na maranasan. Nang mga oras na iyon ay hinayaan niya ang kanyang sarili na magpatangay sa agos ng mga pangyayari. Buong puso niyang ipinagkaloob kay Charles ng buong buo ang kanyang sarili. Hindi kita iiwan, itataya ko lahat ng bilyones ko kapag ginawa ko iyon. Ano to sa kanya at saka siya hinalikan sa labi. Nalito siya. Those words are sweet and it melted her. Bakit ganoon siya karupok? Hindi naman siya marupok. May mga gusto sa kanyang manligaw pero hindi niya pinayagan. Kay Charles, pinapayagan niya lahat at nagawa pa niyang ipagkaloob dito ang kanyang sarili. I love you. Sabi mo mahal mo ako? Kukurap-kurap na tanong ng dalaga. Kung hindi pagmamahal ang nararamdaman niya, ano pala? Nakukonsensya siyang saktan nito kaya nang sabihin ni Gina na masama siyang tao, ay ganoon na lang ang pagkalugmok niya dahil pinagplanuhan niya ito ng hindi maganda. Gusto niyang maging mabuti para dito. Gusto niyang tanggalin lahat ng pangit na alaala dahil dito. Gusto niya itong makasama ng mas marami pang araw at taon dahil masaya siyang nasa tabi niya ito. Kung hindi iyon pagmamahal, ano yun? I do. Anya rito. He kissed her forehead again. I'll wait for you downstairs, Bebe. Go and change. Baka abutan ako ni Papa Juanito. Hampasin ako ng baston. Natawa si Almira sa sinabi niya at tumango ito. Sige, kwentuhan mo ko pagkatapos ko. Yung nangyari sa ospital? Jesus. Agad na nagsalubong ang mga kilay niyang makakapal. What am I going to tell you? You saw everything. You were even laughing at me because I was teary. Ang lakas ng tawa nito at ngaling-ngaling niyang isahan ulit. He turned his back before he forgets. Get a change. Anya rito. Tumalikod siya at iniwan ang dalaga. Hindi na siya lumingon dahil mahirap na. Baka hindi talaga niya makontrol ang sarili at hindi niya tantanan si Almira hanggat hindi ito makatayo. Kulang sa kanya ang isa at sa isang iyo na hindi niya nahugot. Kung mabuntis man ito, edi buntis. His plan bounced back on him. He's the one who's been head over heels. Tanggap naman niya. Tinanggap na niya ang kapalaran na siguro'y may dahilan kung bakit sila nagkita ni Almira at kung bakit nasa kanya ang tiket ng ama nito. Ibibigay niya iyon sa mismong birthday nito. Yun ang regalo na magbibigay at maibibigay niya kay Almira. Ang isang bagay na pinagtangkaan niyang itago at angkinin, pero ang pinagnakawan niya pala ay isang napakabait at napakatalinong babae. Nakangiti si Charles na bumaba mula sa kwarto niya ng umagang iyon. Dumaan siya sa portico dahil nakita niyang naroon nag-aalmusal ang mga magulang niya. He feels so light today. Nakaporma siya kaysa sa typical niyang porma. Suot ang mamahaling shades at pinakamamahaling pabango. Morning! Masayang bati niya sa dalawa at nagkatinginan ang mga iyon. Hinalikan niya ang ina sa ulo at inakbayan ang papa niya. What's the occasion today, son? Did we miss any? You're incredibly handsome, his father said. Akalain mong may ipopogi pa palang kaisa-isa kong anak? Ani naman ni Esmeralda. Kumusta si Almira anak? Hindi napapasyal ang batang iyon dito. Napakibit balikat siya. We're official. She's my girlfriend. Tumangutango ang ina niya at nagpahid ng labi. Almira's a good lady. We don't see anything wrong with that. Totoo palang rumors na hiwalay na kayo ni Gina. Tinilaan niya ang labi at tumingin sa malayo. I broke up with her. I realized that my life need wisdom and not stupidity. Puno ng kaelegantehan na sumubo si Esmeralda ng pagkain tapos ay nagsalita ulit matapos na lumunok. Who's saying is that?
Kanino pa ba? Sa lunaman ng papa niya. E di sa ginto sa gitna ng mga basura. I really love that girl, honey. You know, she's one of a kind. Makikita mo na malambot siyang tipo ng babae pero palaban sa buhay. And to think that she came from a not so decent place, she has manners. Typical na ang impression sa mga taga-squatter ay magnanakaw, mapanakit ng kapwa, mamamatay tao, manluloko, kibit balikat ni Jaime. But not at all, he answered right away. I was wrong from judging people like them because of what happened to you, Papa. You were mostly killed by one of Almira's kinds. But I was so dumb wrong. Baka nga, mas masama pa ako kaysa sa kanila. Though I live in a castle. Shh! Hinimas agad ng mama niya ang kanyang braso. All people go through that phase in life wherein you become evil and bad. But it's your realizations at the end of the day is the most important. You learned. You just need something or someone to bring out the light and your good side. In your case, it's yourself alone and Almira. Thank you for coming to see your abuelo yesterday. He's talking now. You healed him. Anang ama niya kaya napaar ko ang mga kilay ng binata? True? Yes. Maybe he had to let go of the grips he's been keeping for so long because he hurt his grandson. Well, I realized. He glanced at his wristwatch. I should thank him for doing that because all my life, I was pressured to work harder to let him see that we don't need them to survive. And I've come this far. Anya na lang saka siya nag-umpisang maglakad papunta sa grahe. Take care, anak. Pahabol na Esmeralda sa kanya. He just raised his hand and continued walking. Susunduin niya si Almira dahil anong oras na? May pasok iyon at siya naman ay may kamiting na may-ari ng magpa-franchise ng gas station sa kumpanya. The deal's worth is 10 million pesos. Tumigil siya sa harap ng bakuran ng mga dimagiba at si Sylvia ay nagpapatay kay Smiley habang nagwawalas iyon sa may kalsada. Pay attention to her. Baka masagasaan. Iiyak sa Almira. Anya kaya natawa si Sylvia. Napakapugay niyo naman, sir. Di ko akalain na mga dati ng magagandang lalaki ay may igaganda pa. Kayo, lagi niyong pinupuri yan na gwapo. Kahit papagsuotin ng punit na damit. Bakit ako, kahit na libo ng halaga ng damit, hindi pa rin masabihan ni Ignacia na pogi. Sabat ka agad ni Juanito na galing sa pagjogging. Napaawang ang labi ni Charles. Nagjogging ito, pero dala ang baston. Nagmano na lamang siya rito kahit na naagaw ng baston ang utak niya. Si Mong Johnny naman, siyempre kayo lang ang pogi sa paningin ni Ate Nasi. Ani naman ni Sylvia. Ota mo ikaw, tawag sa kanya ate tapos sa akin Mong Johnny. Iiling-iling itong naglakad papasok ng gate. Halika na Charles, hindi ko alam kung gising na ang prinsesa ko. Dito ko nilang hihintayin, baka pababa na din iyon. O ikaw bahala. Basta pinatutuloy kita sa mansion ko. Wala kang masasabi sa akin. Baka isumbong mo ako kay Almira. Ano yun pa? Saka tuloy-tuloy na sa pagpasok. Nasaan na bang babaeng yun? Humaba ang leeg niya sa pagtanaw at sumulyap sa relo. I'll be late for Perry's sake. Hindi magkanda o gaga si Almira sa pagsuot ng sapatos niya. Nahihilo pa siya dahil sa puyat. Anong oras na siya natulog dahil hindi siya makuhang dalawin ng antok? Hindi matanggal sa isip niya nangyari sa kanila ni Charles sa ibabaw ng kama niya. But she got more attached to him and now she's waiting for him. Ginising siya ng mama niya pero wala daw iyon sa ibaba. Ginising lang siya ng ina niya dahil malilate na daw siya. Baka iniwan na siya noon porke at nakabukaka na siya ng 180 degrees. Lang niya, iiyak lang siya. Pero hindi ibig sabihin ay guguho ang mundo niya. Kung nagkamali man siya ng pagkakakilala kay Charles at napeke siya, may kasalanan siya. Pero sino bang nakakaalam ng tunay na kulay ng isang tao? Wala. Kaya siya sumugal at kung matalo siya, hindi iyon ang landas na bigay ng Diyos para sa kanya. Isa iyong paraan para patatagin siya
sa hinaharap at turuan na maging maingat sa susunod. Nangyari na, ano pa? Wala namang mangyayari kung magmumukmuk na kaagad siya. May babalik ba niya ang puri niya? Wala nang balikan iyon, anuman ang mangyari. Anak, untag ni Ignacio sa anak na nakatulala sa sapatos. Nga siyang tumingin sa ina na nasa may pintuan. Nakatayo. Panglimang balik na iyon ng mama niya dahil mas matindi pa raw siya sa mantika kung matulog. Kasalanan ba niyang pagod at puyat ang katawang lupa niya? Yun nga ang kasabihan na, "Almira niyo, pagod na." Anong oras na? Si Charles, nariyan na. Si Charles? Ay, parang tumalo ng puso niya at nagkaroon siya ng sigla. Dali-dali niyang kinuha ang bag at lumarga. Ganun na lamang naman ang pagkatulala sa kanya ng mama niya. "Ikaw ba? May gustong sabihin sa akin na bata ka? Narinig mo lang ang pangalan ni Charles, kulang na lang pati patay na buhok mo ay tumayo." Ang lakas ng tawa niya sa sinabi ng mama niya.